meron yung mga bagong protocol dahil na pandemic. Inirelease na po yung kapatid namin kung natapos na yung kanyang COVID test. Kaya po, yun ang explanation namin. At saka dito na lang namin ginawa para hindi rin kayo ma-expose sa loob ng hospital. So ito po yung statement ng aming pamilya. Kagaya ng serbisyong binigay niya sa bayan, hindi maingay, trabaho galing sa puso, dahil alam niya, kayo ang boss niya. Kaya nga nakilala siya bilang si Pinoy, dahil ayaw niyang maramdaman na dapat siyang bigyan ng kakaibang pansin. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo, dahil sa pag-ikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan matuwid. Nagawa niya ang lahat ng iyon. Masakit po para sa amin na tahimik niyang tinanggap ang mga batikos. Natatak sa amin mga magkakapatid na nung sinabihan namin siyang magsalita at nabanan ang mga maling haka-haka, simple lang ang sagot niya sa amin, kaya pa niyang matulog sa gabi. Hinarap niya ang lahat ng investigasyon at akusasyon. Sandigan Bayan, November 2017, Senado noong December 2017, at Kongreso noong February 2018. Because when you enter public service, when you serve with honesty and dignity, and you know you have committed no crimes against the people, hindi ka matatakot magsabi ng totoo. Pribado po siyang tao. Bago pa man ang pandemic, labas-pasok na po siya sa ospital. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga doktor at sa buong medical team na nag-alaga sa kapatid namin. Naramdaman namin bilang mga kapatid niya that they did everything to make him comfortable. They became compassionate friends who gave him true respect by valuing and protecting his privacy. Sa lahat ng mga totoong kaibigan niya, na walang palya siyang dinadalaw, dinetext, pinapadalhan ng pagkain, sinasamahan at pinoprotektahan siya, salamat po. Sa mga madre at pare na malapit sa pamilya namin, na walang sawang pinagdasal ang kanyang paggaling, salamat din po. Sa tropa niya, kay Ivy at siguro ang numero uno sa listahan, si Yoli, na 30 years siyang inalagaan, lahat ng kasama niya sa Times Street na mula nung pandemic, bihirang nag-off dahil alam nila delikado para sa kanya. Salamat. Sa mga botante ng 2nd District ng Tarlac noong 1998, kayo ang unang pumoto sa kanya. Sa inyo siya nagsimula, 3 terms ang nabuo niya. So 14.3 million Filipinos na in 2007, voted for him to become senator, and sa 15.2 million Filipinos na nagtiwala sa kanya noong 2010 at binigay ang pinakamalaking karangalan na pwedeng ipagkaloob sa kahit na sinong Pilipino, habang buhay namin tatanawin na utang na loob yung naibigay ninyo sa aming kapatid. Maraming salamat po. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, right? Thank you very much. Maraming ko lang pinag-usapan.